Hello mga sangkay! Welcome back to my channel! Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat mga sangkay? Sana nasa maayos na kalagayan ang lahat pa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Dobleng ingat tayo mga sangkay, no? So, mega love shout out sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna, Kalingap Rob, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs, sa Unicap and Karepa members, mega love shoutout sa inyong lahat. And, I love you all. Alam ko, yan ang inaantay ninyo. So, ngayong araw na ito, mga sangkay, gagawa ko ng reaction tungkol dito kay Kuya Raimondo. Si Raimondo na matagal-tagal na rin na hindi natin ito nagagawa ng reaction. Napakasikat na ito si Raimondo noon ako. Lagi ko itong kinocontent dati. So, credit dito sa video na ito kay Kuya Bobby. Kuya Bobby, hello! Bobby TV 143 po. Subscribe po natin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Kuya Bobby, subscribe po natin. Mahalin po natin siya. Sa mga hindi pa, sa mga gusto na mapanood itong video na ito, buong video na ito, bisitahin lang po natin yung bahay ni Kuya Bobby 143, TV 143. Ayan. So tara mga sangkay, panoorin natin tong video clip na aking ginawa, kinuha sa video ni Kuya Bobby. After nito natin na mapanood, bibigay ako ng reaction. Tara mga sangkay. Anong sira sa motor mo? Yun lang ano, yung preno niya, unang nulihan, tapos oo. yung sa kambyo niya. Pero may nakapromera. Oo. Hindi naman ano, natigas. Tigas ng kambyo. Ngayon. Kaya hindi mo magamit? Hindi na magamit. At magamit magkasa, pero may nakapromera, baka magdami lalo ang sira. Sa tingin mo kaya, magkano abuti nun? Magkabuti nun, mayigit 2,000. So yun mga kalingap, ang problema. Yan, si Kuya Raimondo. Kuya Raimondo, yun ang problema mo kaya hindi ka makadalaw. Yun lang. Oo. So, dapat mga matagawa kasi para makapag-ikot-ikot ka din, makapag-vlog ka din. So, mga kalingap, subukan natin na gawa ng paraan yung kailangan ni Kuya Raimondo din. Siyempre, unang-una, wala naman sa talagang, wala ka naman talagang income, diba? At saka, kumusta pala status ng YouTube mo? Kung pa rin, dati pa rin, mahina pa rin. Mahina pa pero, rin. Pero, okay na ka, tiga-tiga. Ito ba, anong tiga-tiga lang? Ang kabintahin na nakakatulong tayo mga sa may hirap. Ayun. Yun ang importante Kuya Raimondo na nakatulong ka. Nalaman natin yung dahilan kaya si Kuya Raimondo hindi talaga siya makaikot. Hindi siya makalayo baga. At marami naman pwedeng dalawin yung mga vlogs ni Kuya Bal na kung saan entitled sila. Yung bang binipisyo po yun sabi ni Kuya Bal na makadalaw sila. So subukan natin na mabigyan si Kuya Raimondo na kunting tulong. Ito, konti lang ito. Din unang-una hindi naman tayo wala tayong pundo, mga Kuya Raimondo. Tinitipid-tipid natin para makatulong din sa iba. Sa kasama nating charity vlogger na ganito na magamit yung kanyang motor. So, kaya paano? Tingnan natin yung ating wallet. Ha? Sandali lang, kukunin natin. Kuya Raimondo, ito lang ating kaya ha. Do. Pasensya ka na at medyo ano pa. So, meron akong dinala, may dala akong natira sa wallet ko. Ito, nanggapin mo to, pang paggawa dun sa motor mo. Thank you. Thank you, Kevary. Lahat mapagawa ko na ito. Saka sa mga kalingap. Thank you po. Sinsa ka na at sabi nga ni Kuya Bal, pag member ka ng kalingap, siyempre, andoon yung damayan. Lilingap ka rin ang kapo kalingap. Lilingap ka din. Hindi lang yung ibang tao, pati yung kasamahan mo. So yun mga sangkay na panood natin, no? Yung video clips na aking kinuha. So, si Raimondo merong problema sa kanyang motor, hindi niya magamit. Hindi nakagamit niya naman, kaso nga lang baka basta may problema, sabi niya. So, napaka-generous talaga nito ni Kuya Bobby. Kuya Bobby, God bless you more. No, ang bait ni Kuya Bobby, binigyan niya ng pera sa Raimondo para mapaayos yung motor ni Raimondo, para magamit ni Raimondo sa kanyang pagba-vlog, no? Kasi hindi siya makaikot sa mga binavlog ni Kuya Val na mga
viral na mga nagva-viral, hindi siya makapunta doon kasi wala nga siya. Hindi nga niya magamit yung kanyang sasakyan, no? Salamat Kuya Bobby, God bless you more ulit. So, ayun mga sangkay, no? Si Raymundo, malaki ang pinagbago. Alam naman natin na si Raymundo ay napakasikat dati. Ang laki-laki ng ipinagbago ng kanyang buhay. Dati napakasalimuot ng kanyang buhay, napaka-controversial, nang daming mga bashers sa kanya. So ngayon tahimik na yung buhay ni Raymundo. Namumuhay siya ng tahimik. Pumanig na siya sa kay Kuya Val. Isa na siyang kalinga. Tapos isa siya sa mga namamahala diyan sa Kalingap Center ni sa bahay ni Lola Damiana, ginawang Kalingap Center ni Kuya Val. Tumutulong sila sa nagpapa-feeding sila sa mga senior citizen. Isa siya sa mga naghahatid ng mga pagkain sa mga senior citizen. Good job. Good job talaga sa iyo, ano, Raymundo, no? Ito yung aking masasabi, no? Na minsan ang buhay ng tao nagiging masalimuot pagka tayo nasisilaw, no? Maraming bagay kung bakit tayo nasisilaw. Nasisilaw sa kapangyarihan, nasisilaw sa pera, maraming bagay dyan. So, si Raymundo naging, naging biktima siya. Naging biktima siya ng mga tao, naging biktima siya ng mga taong gumamit sa kanya, naging biktima siya sa kasilawan, ng kapangyarihan, or kung anuman. Yun yung mga nakaraan ni Raymundo. Ang mahalaga ngayon, nagbago. No? Nabago, naibalik yung kanyang buhay, naibalik yung kanyang pamumuhay. So, silbing aral to, no, sa kay Raymundo na dati sobrang taas niya, hindi siya nagugutom, ang daming mga sponsors nagpapadala sa kanya. So nabago yung kanyang pag-iisip noon. So ngayon makikita natin na ganito pala yung totoong Raymundo, no? Kasi dati yun yung nasilaw siya sa lahat, nasilaw siya, no? At may mga taong naguudyok sa kanya dati, na kumakampi sa kanya, nasaan sila ngayon, no? Ito yung pagkatandaan natin mga sangkay na kinakailangan tayo, matuto tayo, tumindig sa sarili natin, sa sariling desisyon, sa sariling mga paa, hindi tayo aasa sa kung kani-kanino, kasi hindi natin alam, nagagamitin lamang tayo ng mga taong mapagsamantala, no? Nakaranas man si Raymundo dati ng mga bashers, ng mga panglalait, sa ngayon nakawala na siya doon, no? Tahimik. Yan ang maganda, Raymundo. Gawin mo, Raymundo, yung dati mong pamumuhay na simple. Alam nyo, kung nakita ninyo, no, si Raymundo dati yung kanyang bahay nung nasa bundok na sira-sira yung kanyang yung typical na bahay lang talaga na pangmahirap na bahay, no? Pero tingin ko naman nung time na yon, nung hindi pa na-discover si Raymundo, masaya ang kanyang pamumuhay doon sa bundok. Simpleng pamumuhay. Pero okay na yon, kalimutan na yung mga nakaraan. Ang mahalaga, andito na, nagbago, naibalik yung simpleng buhay ni Raymundo. Ngayon namumuhay siya na ng tahimik kasama ng kanyang pamilya. At, di ba, muntikan na talaga ito sila na magkaaway ng kanyang kapatid na si Bernie, umabot hanggang sa barangayan, di ba? Yung mga nakakaalala noon, muntikan na talaga yung masira ang relasyon nilang magkapatid dahil sa mga tao, no? Sa ngayon, okay ang relationship nilang magkapatid. Dalawa na lang sila. So, sayang, no? Hindi sayang. Buti na lang na naibalik yung dating relasyon nila dahil walang ibang magtutulungan kundi kayong magkapatid, no? Maraming salamat po na natauhan ang lahat, no? Maraming salamat kay Kuya Val na pinagbuklod niya muli ang magkapatid na ito at ibinalik sa tahimik na buhay, pamumuhay ang magkapatid na ito, no? So maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay, no? So, kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo mang kinaroroon. Paalam na mga sangkay! Paalam!